Hi guys, welcome back to my channels. Kumusta kayong lahat? Sa lahat ng subscribers ko, naka 87 subscribers na ako ngayon. So, akalain mo naka 87 bago lang tayo, 3 linggo pa lang. Salamat sa inyong lahat. So, sana naman madagdagan pa. Sa hindi pa nag-subscribe, sa nakapanood nito, please subscribe naman. Makikita niyong pulad yan na may subscriber. Can you click it and then subscribe? Laking tulong para sa akin. So, tagal-tagal na rin tayong hindi nagbablog. Tagal na rin tayong hindi gumagawa ng videos sa YouTube. So, may konting problema lang po sa Pilipinas na dapat kong bigyan muna ng attention. So, ngayon, I'm back. So, nagbablog ako ngayon dahil may konting problema sa Pilipinas na kailangan ko bigyan ng tulong dahil may nawalan sa isang sa pamilya sa atin. So, ito ako ngayon. So, ngayon, dahil server po ako dito sa Saudi, or waiter po ako dito. So, bawat kinikita ko sa isang guest, pag may nagbibigay ng sample, 50 reals, or example, 500, or example, 100 pesos. So, 100 pesos po, tinatago ko 70 pesos sa akin, 70 pesos na itatago ko dito. So, 30 pesos for myself. So, yun, tinatago ko siya. So, ito siya ngayon. So, hindi ko alam kung ilan at magkano to lahat. So, hindi ko alam ilang buwan to. So, ang gagawin ko ngayon, bibilangin ko siya, i-reveal ko sa inyo lahat kung magkano ang na-ipon ko. So, masaya dahil may na-ipon tayo kahit papaano. So, masaya na malungkot pala kasi may nawalan, may namatay po sa amin. So, gagawin ko, birthday ko dapat sa May 22. So, sasabihin ko na lang kahit nahihiya ako. Magpo 40 years old na po ako this coming May 22. So, dapat ito siya. Ibibili ko siya ng quintas. Regalo for myself. Gift for myself. Plano ko sana bibili ng quintas po, gold. Kasi never ako nagkaroon ng gold sa sarili ko. So, dapat gift ko sa sarili ko dahil 40 years old na tayo. So, ang gagawin ko, bibilangin ko siya kung magkano lahat. So, kung may natitira, ibibili natin ng gift kahit hindi gold. So, ang iba dito, ipapadala natin sa Pilipinas, dagdag padala sa Pilipinas, tulong dun sa kapatid ko. So, sabayan nyo ako sa pagbibilang dito kung magkano siya. I-reveal ko sa inyo kung how much all of this, the 2 bottles of the water bottle. So, kung magkano naman siya, sasabihin ko sa inyo. At saka sasabihin ko rin sa inyo kung ano ang mabibili ko sa may natira dito. Dahil hindi ako papayag na ito lahat ipapadala, lahat doon sa tulong. Kailangan may maibibili din ako na para sa sarili ko. Tara guys, sabayan niyo ako. Salamat. Mahirap buksan. Marami po. Maraming 15 reals, 5 reals, fix po siya. So, mix po siya lahat. Mix po siya lahat. So, hindi ko alam kung magkano. Sana malaki lang po. Sana. Aray. May nakita tayong 100 reals dito. So, yan. And, thanks to Aquapina water. Dahil dito, may savings tayo. Thanks to Aquapina. Ito na, isa. Ito na, isa. Aray. And then also, thanks to... what is this? What is the name of this? And also thanks to... Arwa water, dahil dito nagkaipon tayo, pangalawang bottle po ng water.
Oh, may nakita tayong 50 reals dito. So, oh, may nakita na naman tayong 100. Yan. 100 Saudi real. Oh, ito pa, mayroon ano to? Mayroon tayong Central, what is this? Central Bank of Bahrain, Central Bank of Bahrain. And then, oh, okay. And I have, oh shit. Sorry. And also guys, I have what do you call this one? United States of America. It's at $10. $10. Yes. Sakit sa kamay. Wala na po. So, ang nakalagay dito, guys, dito may sinulat kasi ako. Dahil ang kasama ko dito si Jumar, isa sa karomit ko. So, ginagaya ko siya. So, naglagay siya ng ito po. Nakikita nyo? So, basahin ko na lang. So, 10 Real Tips Challenge Every Day. It's called 10 Real Tip, 10 Real Tips Challenge Every Day. So, ito siya. Kita natin. So, ito siya, guys. Pakita ko sa inyo, ha. Sakit lang po. Naipit ako. Ito siya. So, pakita ko sa inyo. Medyo marami po siya. So, hindi ko alam kung magkano po. Kasi mix siya. May, hindi lang Saudi Riyals nang mayroon dito. Mayroon tayong mga dollars. So, at saka iba pa. So, bibilangin natin siya. Nabulo-bulo tayo dahil Bisaya tayo. So, ito siya. So, lag-laga na. So, tara, bilangin ko muna kung magkano siya. I-reveal ko sa inyo kung magkano siya. How much a total of this. Lahat siya. So, bibilangan natin siya. May bullpen tayo dito dahil bubo tayo sa mat. So, kailangan natin isulat. So, wait lang guys. Bilangin ko muna ha. Guys, habang nagbibilang ako, magsasalita na lang din ako. At least, para hindi sayang naman yung pagbibilang ko dito. At least, may masabi lang ako sa inyo, may magkwento lang ako sa inyo. So, by the way, guys, ito siya, hindi pa ako tapos, ha? Medyo marami-rami pa po. So, bakit ba ako nagbablog? So, yun ang tanong. Bakit ba ako nagbablog? Bakit ba ako sumali sa pagbablog? Dahil hindi naman po ako sikat. Hindi naman po din ako nagpapasikat. Kumbaga, sa akin lang, katuwaan lang. Just for fun. Kasi nandito ako sa bansang Saudi. Bansang Saudi is a, you know, it's a boring country. So, hindi po ito katulad ng Singapore, Hong Kong, na may disco, lahat. Mayroon kung anong mayroon doon na, alam mo, yung may nightlife. So, dito wala po. Trabaho, tulog lang po tayo. So, bakit ba ako sumali sa pagbablog? Actually, para sa akin, katuwaan lang naman to eh. So, para maaliw-aliw ko sa sarili ko dahil medyo, hindi naman medyo matagal. Naka, ilang years na ba ako dito sa Saudi? Since, 8 years na ata ako dito. Mag-8 years na. 8 years this coming, oh, 8 years exactly. This coming month. So, nagbablog ako kasi nga, nakikita ko marami din nagbablog. So, gumagaya din ako. Hindi ako gumagaya sa mga kung anong-ano nila, description nila. Sa akin naman, iba naman. So, sa akin, katuwaan lang. So, kung anong maisip ko, this is all about Saudi, life of Saudi, na nagtatrabaho dito. So, yun, kung mabigyan tayo ni YouTube ng pagkakataon, why not naman, di ba? Basta pagsikapan ko lang. So, sana, kayo mga subscribers ko, sana matutuwa kayo sa videos ko na ginawa sa YouTube. Sana naman, may aral din. Kasi hindi lang puro vlog na ano lang. At least may aral din kahit papaano. So, guys, ako pala, sa hindi pala nakakaalam, baka marami tayong, may subscribers na hindi alam kung ano ang trabaho ko dito sa Saudi. Dito pala sa Saudi, trabaho ko dito, ako po isang waiter lamang o server lamang. So, hindi natin, tanggalin natin ang lamang dahil para sa akin marangal po trabaho ko. Ako po isang server. So, server, it's called American, American standard po. Nagtatrabaho po ako sa The Cheesecake Factory. I-reveal ko lang. The Cheesecake Factory is a company, American company.
So, mula po siya sa US po nang galing. So, nagbukas po dito sa Riyadh. So, nag-apply po ako. So, natanggap naman ako kahit medyo may edad na. So, thanks God, natanggap pa tayo kahit medyo may edad-edad na. So, dito ako sa The Cheesecake Factory. Nag-server po ako dito. So, naka 1 year and 2 months na ata ako dito. So, kahit mahirap ang trabaho, masaya. Dahil, hindi lang mahirap pagod, kumikita ka pa kahit papano. So, ang kita ko ngayon, ang kitaan ngayon sa mga restaurant, hindi lang sa company na pinagtatrabuhan ko, hindi na po malakas ngayon ang kitaan. So, medyo mahina na dahil crisis na ata ang mga Saudi ngayon. Yung konti na lang kumakain na mayayaman. May mayayaman naman, pero hindi lahat ng mayayaman nagbibigay naman. So, may advice pala ako. Sa ano pala, kung nagsiserver ka, kung gusto mong kumita, kailangan mo rin ngiti ka ng tudo. Huwag mo ipakita sa customer na bad mood ka. Hindi mo maiwasan na may customer na, kasi maraming tinatawag na customer, hyper, arrogant, very picky, yung alam mo yung maarte na guest. So, kailangan mo din na pasensya din. So, you need to understand the guest. Kasi, sarapan ng guest, kailangan mo pakita mo na okay ka sa kanila. Don't show your face na alam mo, galit ka rin sa kanila kasi wala kang mapapala. Dahil mag-guest complain ka na, di bali wala kang kita, wala ka lang guest complain. So, mahirap guest complain ka dahil sa'yo din ang bagsak. So, kakausapin ka naman dyan, nakakahiya naman. So, ang ginagawa ko naman, pag ako nagsiserver ako, sa awa ng Diyos naman, wala naman tayong guest complain. Kung mayroon man tayo, minor lang. So, hindi na kailangan magtatawag ng managers dahil kaya ko naman isosolve. Kung kaya nyo naman isolve ang guest complaining nyo, yung ibig ko sabihin, reklamo ng guest, hanggat maaari, isolve nyo na kasi alam nyo naman ang guest, kunting kimbot lang yan, okay na yan. Idaan nyo lang sa, ano, yung pagjo-joke na lang. Kasi ako, joker ako sa pagdating, naku, nalaglag. Ako pagdating sa guest naman, nagjo-joke po ako kasi pag alam ko ang guest ay very arrogant, ginagawa ko, patawa ako. Yung parang King Koy style. So, nakukuha ko yung attention nila. So, yun. Yun ang tips ko sa inyo. Kung magsiserver man kayo, don't show your attitude. Kung may attitude kayo, don't show your attitude in front of the guest. Doon ka sa likod kung saan ka pwede magalit, doon ka magsigaw-sigaw kung saan ka. So ako naman, experience ko yun, pagalit ako, doon ako sa malayo, sa na hindi naririnig ng guest. So, para kumita ka, yung guest mo magbibigay sa'yo, kailangan maging mabait ka. At saka, ano, kung anong kailangan ni customer, ni guest, ibigay mo kung anong kailangan. So, huwag kang lakad ng lakad kung saan. At least, be attentive ka. Kung halimbawa, ano, kung kailangan ka ni guest, nandyan ka. Madali kang makita. Kasi, si guest, kung sino yung nag-serve sa kanya, yun ang hahanapin niya. So, huwag kang magalit kung, kasi ibang server dati, ibang server, experience ko rin, kung hindi ka bibigyan ng tips, nagagalit ka, sabihin mo, ang damot-damot naman ni guest. Ang dami mong sinasabi na hindi magaganda kasi ako experience ko sinasabi ko din yan pero hindi mo maiwasan din di ba kasi maraming mga guest na pala utos pero hindi nagbibigay so ikaw nang pagod na pagod ka di mo maiwasan na ang dami mong sinasabi so ako naman pag may sinasabi ako hindi sarap ng guest sa patalikod siyempre pag nagbibigay naman ng guest akin example tips sa akin ng 100 aba, ang thank you ko. Hindi lang isang beses ako nagte-thank you. Nagte-thank you ako 5 beses. 4 na beses. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. So, kulang lang ihatid ko sila doon sa pinto. Basta, minsan, nakakatuwa. Lalo na pagbigyan ka ng a big amount. Nakakatuwa. Ang sarap sa pakiramdam na bibigyan ka ng ganon. So, nakakatuwa. So, yun lang. Yun lang ang maibibigay ko sa inyo na advices. Kulang, tsaka maging mabait sa guest at tsaka gawing ano lang yung just for fun na matutuwa si guest. So malapit na tayong matapos guys. So wait muna, bilangin ko muna kung magkano to, reals na lang to nandito. So I'll be back. Yun na nga guys, nabilang na natin lahat. Ito na. So natutan na natin lahat, nandito na po. So nandito na po sa papel kung magkano lahat. Ito na po yung nabilang ko lahat. Pakita ko sa inyo ha. Ito, mula dito, dito, dito po.
Pasensya na, may shampoo at saka toothpaste pang pabigat. So, yung dollar at saka ano, hindi ko na sinasali to. So, sinasali ko lang yung mga reals lang. Okay, ito. Ayan. So, at total amount na nabilang ko, so, meron tayong ano, 1, 2, 3, 4, tigwa 100. I have a 400 reals now. 1, 2, 3, 4. This is a 400 reals. And of course, I have a 50 reals here. So, I don't know how much. 1, 2, 3, 4. This is 400 reals. So, 400, 400, 800. So, mayroon akong 900 na tigtitin reals. Kasama na dito yung tigpa 5 reals. And then, ito, magkano ba to? 50 reals. So, a total of amount na binibilang ko as I count, mayroon tayong, ito po. Hindi makita siguro. So, sabihin ko na lang. 1,746. So, yung mga nakarang araw, dahil wala tayong pera, walang kita, so, mahina yung business natin. So, mahina yung galaw ko, walang nagbibigay masyado. So, ilang basis tayo lang income. So, humuhugot ako dun sa nilalagyan ko. So, kumukuha ako, tigsa 10, 20, and then, yun. Nabawasan na siya siguro. Hindi ko alam kung magkano yung nabawas ko. Palagay natin 2,000. So, malaking tulong na rin sa akin yun. Malaking bagay na to. Malaking halaga na to sa akin. So, gagawin natin. Pag-isipan ko muna. Yung iba dito, bibili tayo ng gift para sa sarili. So, kung anong maibibili ko na gift sa sarili ko, dahil bibili talaga ako. Hindi pwedeng hindi ako bibili. Dahil, minsan lang ako nagbe-birthday isang taon lang. So, i-reveal ko sa inyo kung anong may bibili ko sa the rest of this. So, salamat sa inyong lahat. So, sana naman may aral akong naibigay sa inyo, advices sa lahat ng manunood, kung may servers man or for sure, there's a servers and waiters na manunood ng subscribers ko dahil most of them is nagwo-work, kasamahan ko dito. So, shout out na rin ako sa mga lahat ng subscribers sa akin, kung saan man kayo from Japan, London, US, Saudi, Philippines, kung saan man kayo, salamat sa inyong lahat. Alam mo na kung sino kayo. So, big thanks sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-click sa akin. So, for my next videos, my next upload for the vlog is will be the shout out. So, lahat ng mga nag-subscribe sa akin, babatiin ko kayong lahat kung sino man kayo. So, I have the list kung sino kayo. So, sa hindi pa nag-subscribe pala sa akin, so please naman, please subscribe nyo naman ako kahit ano lang, subscribe. Kahit hindi nyo panoorin yung videos ko, kung ayaw nyo makita ang pagmumukha ko, okay lang, subscribe nyo na lang ako. Masaya na ako doon. So, yun na lang. Kung gusto nyo mag-comment sa videos ko, kung hindi nyo naman gusto, i-like nyo or dislike. Kung may comments kayo, comments lang kayo down below. And then, please don't forget to hit the button of subscribe. So, salamat guys, dahil may pasok ako mamaya, may akonti. So, dadali natin to lahat ng pera doon sa pinagtrabaho natin, papalitan at buuhin na.